Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Moira, sa wakas masayang-masaya kasi nga nagawa niya ngang makuha ang susi doon sa manok. Kala niya nga yun na ang kanyang paglaya, pero doon siya nagkakamali dahil umpisa lang pala yun ng pagsubok na gagawin o ipagpagawa sa kanya ni Giselle. At laki ngang pagkalasmaya ni Moira nang malaman niya yun pala ang umpisa pa lang, at mas lalo siyang nagulat at hindi makapaniwala sa sinabi nga ng misteryosong nag-utos sa kanya na kung hindi niya susundin ang pinapagawa nito ay ipapatay siya ng mga lalaki na bumabantay sa kanya. Kaya naman kahit nalabag sa kalooban nitong si Moira ay pilit niyang ginagawa ang pinapagawa sa kanya kasi nga takot na takot siya na baka nga barilin siya nito gaya ng sinabi ng misteryosong boses. Samantala naman, nag-aalala na si Chantal, lalong-lalo na si Zoe, kung saan na nga ba itong si Morgana Go, lalo't-lalo na na nakikita niya ang paghihirap nito na nasa loob nga siya ng farm. Dito ay tinawagan niya na nga itong si Gilbert para ipahanap itong si Morgana kung nasaan na nga ba. Lalo't-lalo na nasa lagay siya ngayon sa alanganin ang buhay ni Morgana. Ganon din itong si Madam Chantal na kailangan nga siya ni Nosy G sa China dahil may gagawing event ito or magbubukas ito ng isang negosyo niya. Dito ay malilintikan itong si Morgana Go once na hindi nga makadalo ng China itong si Chantal. Sigurado at maghihiganti at babalikan ga ni Nosy G itong si Morgana dahil gustong-gusto ni Nosy G na andun nga ang kanyang Mama Chantal. Ayon kasi sa kanya ay panahon naman na siya naman ang bigyan ng panahon at oras ni Chantal. Hindi na puro na lang itong si Moira na kung saan pumunta si Moira ay nandoon din siya at sumusuporta. Ayon pa nga kay Nosy G noon, panahon naman na ako naman yung pagbigyan mo, Mama. Hindi na lang puro si Moira dahil anak mo rin ito. Nangako nga itong si Chantal na dadalo nga sa opening ng negosyo nga ni Nosy G or ni Morgana Go. Pero matutuloy pa kaya kung itong si Chantal nga ay inaalala niya rin yung kalagayan ngayon ni Morgana Go or itong si Moira. Kaya naman kung hindi ka matuloy ang pagpunta nga ng China nitong si Madam Chantal, sigurado na malaking gulo ito sa pagitan ni Moira at ni Nosy G or ni Morgana Go. Samantala naman itong si Giselle ay masayang-masaya at naaaliw nga siya sa nangyayari dito kay Morgana Go. Ayon sa kanya, sana ayon din ang ginawa niya dito kay Moira nang malaman niya na si Moira nga ang pumatay nga dito sa kanyang Papa Pepe. Pero nga okay lang din daw kasi nga magkapatid naman daw ito si Moira at si Morgana Go. Kasi nga magkamukhang-magkamukha sila kaya okay lang daw. I-imagine niya na lang daw na itong si Morgana Go ay si Moira. Samantala naman ay trending na nga sa social media ang Morgana Farm Show kung saan nga kahit yung mga staff sa Apex ay napapanood na nila at tuwang-tuwa sila at gustong-gusto nila ang nangyayari dito kay Morgana Go. Ayon pa nga kay Nazar Ivan, manang-manang nga or tamang-tama nga dito kay Moira or kay Morgana Go ang kanyang sitwasyon, lalo't lalong na nagmukha siyang baboy dahil napakasama ng ugali nito gayang-gaya nga dito kay Moira. Pero dito ay nagalit na nga itong si Annalyn at sinabihan niya pa si Zoe kung
Gusto daw ni Zoe ay sasama niya ito papunta police station. Pero itong si Zoe, sinabihan niya nga si Annalyn at sinabon pa na ito na hindi niya daw kailangan ng tulong nitong si Annalyn. Samantala naman itong si Annalyn ay pinagalitan niya nga ang mga nurses na sila Nurse Evan at Nurse Karen dahil ayon sa kanya ay nasa hospital sila bakit sila nanonood ng mga ganon. Pero itong si Nurse Ivana ay tuwang-tuwa nga at sinabi niya nga't panuurin mo. Sana nga ay hindi pa katapusan ng pagsubok dito ni Moira at hindi nga sila nagkakamali dahil nga meron na namang gagawin at nagpakidap dito kay Morgana Go at dito rinig na rinig nila kung anong sinabi nga ng misteryosong boses na yon. At yon nga ay nang marinig ni Annalyn ay nasambit niya ang pangalan ng kanyang tita Giselle. Kasi yon nga ang salitang revenge or vengeance nga ang kasagutan lamang dito kay Moira ang narinig niya nung may kausap nga ang kanyang tita Giselle. Kaya kailangan nga ni Annalyn na tawagan nga ang kanyang tita Giselle para i-confirm nga kung siya nga ba ang nagpadukot dito kay Morgana Gome. Hindi nga makontak ni Annalyn itong kanyang tita Giselle. Kaya naman ang kanyang sekretary na lang ang kanyang tinawagan at sinabi niya dito na gusto niya makausap nga itong si Giselle, pero ayaw nga sa sekretarya, busy daw ito at tinanong nga ni Annalyn kung nasaan sila at dito ay nadulas nga ang kanyang sekretarya nitong si Giselle at sinabi niya na sa farm. At yun nga, matik na yun na alam na ni Annalyn na si Giselle nga ang may pakana ng pagdukot dito kay Morgana Go. Samantala naman itong si RJ na nanalangin na sana nga ay hindi nga ang kanyang ate Giselle ang nagpadukot dito kay Morgana Go kasi nga kung mangyari yon ay malaking problema yon ang kaharapin ng kanyang ate Giselle at baka nga makulong pa ito sa kanyang ginagawa. At sigurado nga confirm na nga ito once na mapuntahan nila ni Annalyn at ni Dr. RJ Tanyag yung farm na sinasabi ng sekretarya nga ni Giselle.